nagmo-moist ang aking camera. Sobrang lamig. Good morning! Ayun na naman ang kulit. Happy Saturday, guys! And thank God, it's Saturday! Happy Saturday! Nagbumoist ang camera ko. Wait lang, nakakatapat kasi siya sa aircon. Hey! Dahil yun, hindi pa natanggal. Pero mamaya, unscrub ko na talaga to. Okay, you go, I'm gonna do some blower, okay? You like it? Cool yan, guys, ang malamig yan. You like it? Huh? You like it, mister? Getting a sarap ang lamig! You like it? Ay na. How is it, mister? You want more? Woo! Tertawa siya. You're so curious, baby. Dito na yung padala ni Sis Hyacinth. Ayan, online shop. Thank you so much. Pure Derm. Maganda nga daw to. Makeup remover and then yung mga lip tints. Wait lang. Gel pen yung ano? Cutter. Scissor. Galing sila mama sa Tagaytay. Ano mga pinagbibili nyo? Namili sila ng mga baka and baboy. Doon kasi sila nagbibili ng wholesale ng mga baka and baboy. Wow! May Victoria. Ito, Cali. Maganda to. And then Felicity. Isa rin sa favorite ko. Ha? Ano yan na? Chico. Dami naman. Felicity. Liza. Ito bago. Victoria and Liza. Tsaka Dark Lucille. Ayan. Thank you so much, sis. I-swatch ko lahat ng lip tint niya next week. Ayan. Ayan, babe. Mga ano, lip tint. Itong Pretty Pink. Ito na. Pretty in Pink. Teka lang. Ganda. Super cutie. Super ganda nitong Pretty in Pink na yan. So, ito yung mga sa swatches ko next week. Good luck sa lips ko. Pero gagamitin ko to. Sana effective siya sa lips and maganda siya. And then yung iba, meron pa ako sa bahay yung Red Amara, tsaka yung Sunny Orange, Hazel Pink, tama ba? Na-memorize ko na ako paunti-unti, ayan. So, itong Victoria pala, gel-based, and then pati yung Liza. Okay guys, so, happy Saturday and it's family day again for us, rest day ko, so we're gonna maximize this day. Yep. And we're gonna be having a fun family day, right, Hugo? Right? Yes, daddy. Yeah, so ang gagawin namin ay, ano ba mga to-do list natin today? First, sa ano muna tayo, sa event place ni Hugo. Okay. For his birthday. Okay, and tapos? And after that, pedia check-up. Oh, sa yes. Penis doctors, no? Okay, yes. Ay? And then after yun, after ng pedya niya, we're gonna go to church. And of course, syempre, kailangan niya kasi we have to thank God for all the many blessings na binigay niya. So, hindi dapat natin kalimutan si Lord. Okay? So, number one yan sa family that we want to instill kay Hugo. Explain mo sa kanila bakit ganun mo kanda. Explain mo ba tayo every Saturday? Papadadahin ko siya yan. Ah, okay. So, yeah, you might Saturday be wondering, bakit kami lagi every Saturday nagsisimba? Kasi sa pag Sunday kasi, we have this, they have this early service na medyo challenge kami pumunta. Ako, kami, walang problema ni Debbie, pero kay Hugo kasi challenge yun dahil syempre, yung gising nito medyo late na. Tsaka mahirap mag-ayos. Tsaka mahirap din mag-ayos and everything. So, ako naman, as I said, regardless naman yan, kahit anong araw pa yan eh. Mm-hmm. Is, going to church doesn't necessarily mean, doesn't have to be Sunday. Yeah. So, kahit Saturday, kahit basta masing it mo sa schedule mo, you're good to go. At least once a week. And again, since Saturday and Sunday na ang rest day ko, I think it's really high time that we go back to church and thank God. Mm-hmm. Wala na excuse yun. Yeah. Okay? Sige. Bye. Natok na kami kasi kailangan kasi yung parking namin nakaharang kami. Alright. Bye-bye. Bye guys. See you later. Umalis sila mama. Nagtagay tayo. Bumili ng mga meat.
Kaya hindi kami nakakain kanina. So, nag-breakfast lang kami yung binili ni Daddy kanina sa 7-Eleven. Tapos, traffic dun sa may bandang Pag-asa. Sabi ko, ikot na lang kami. So, ngayon, dito kami sa Pure Gold Buhay na Tubig. Naalala ko may rice in a box dito. Sabi ko, rice in a box na lang kasi mamaya may meeting kami dun sa event place nga ni Hugo. And then, ayun pala si Daddy. Nagpabili rin ako ng buko, ice drop. Kaya dito, yun, kasi mamaya magugutuman na kami kasi may meeting pa, diba? So, kain na lang kami dito muna sa kotse si Daddy. Tanan. Kumakanta ka to si Hayes. Sorry, but mute mo muna. Wala. Sabi ko sa kanya, may question lang ako sa'yo, serious ako. Anong feeling pag... Bakit gano'n muna ako? Anong feeling mo pag kumakanta ka? Tapos iba yung tanan mo. Ano, parang sa'yo, aware ka naman na iba yung... Ako aware ako na katoon ako siya. Iba kasi yung lumalabas na to. Aware ka naman. Yes, feeling ko ano hit yan? Na hit ko yung note. Seryoso? Pero iba lang yung lumalabas. Hindi ko abot na abot ko. Kasi na-curious lang ako. Sorry guys ha, pero kasi wala talaga siya sa tono. Ganun ba kayo mga singers? Pero ganun. Kasi na-curious lang ako kasi parang minsan feel na feel yung kanta pero iba yung lumalabas boses niya. Kaya tatanong ko siya kung aware siya. Kung anong feeling. Kasi minsan di ba alam na natin pag sa tono tayo pag kumakanta tayo, di ba? Parang weird lang. Alam niyo yung ganong feeling. Wala lang, curious lang. Ay naku, napinipano tuloy ako, sinipon tuloy ako. Keep me by your side. Ayan, katulad niya. Ayun, di ba? Hit na hit ko. Pero, iba lumaim ko, parang nakikurious ako. Ano kayang, parang gusto ko malaman yung, gina-research ko nga yan. Kung paano. What do they feel? Kasi minsan, or paano yung boxy? Search mo sa Google. How do out-of-tune singers feel when they sing? Kasi di ba tayo minsan alam natin yung sa tono tayo, ganyan. Yung kung sila, baka feeling nila sa tono sila, pero iba talaga. Kahit anong, hindi ko naman sa nag-judge ako. Nag-curious. Iba naman yung curious na nag-judge. Grabe ka naman. Hindi ah, hindi ko masasabi magaling ako kumanta guys. Pero natatawa lang kasi talaga ako kay Heinz pag umakas siya. Sobrang feel na feel niya, parang ang gadagana ng boses niya. Pero iba talaga yung lumalabas kahit, pero minsan na sa tono siya yung parang seryo. Pero wala pa rin. para siyang effortless na nagse-second voice, parang ganun. Hindi naman talaga ako second voice lang ako. 'Yun, ganun na lang na para safe. Pang Backstreet Boys. Sige, good to know. Muna vlog, oh, say hi. Okay, si Kuya Ramil pala. Fixing Hugo's birthday party. First birthday party. So, I'm gonna make sure that, you know, Hugo will have a good time. Everybody will have a good time. And I wanna get the best for our son. So, si Kuya Ramil din yung magde-design ng ano namin, venue. So, excited na kami. Ano muna kami. Deposit na muna kami. Ayan. Ay, sus! Ito na kami ngayon sa Las Piñas Doctors. 3 PM pa yung schedule ni Dr. Lopez. Pero 2 o'clock pa lang. Pero magpapa... Ay! Yes! Why? The car, Hugo, wants to take hold of the key. Okay. Hold the car key. There you go. Pero okay na yung sana mauna kami sa pila kasi after dito, diretso na kami ng... Philinvest or Festival Mall. Grabe. Okay, na service? 5? 5. Magmamakdo pala muna kami kasi 3:30 pa doon si Dr. Cornel. From Parañaque pa siya. Medyo traffic, so lakad muna kayo. Ha? Traffic eh! Yan. So, dito na kami guys. First time namin gagamitin yung MediCard kay Hugo. Wala lang. At least, diba, malaking bagay yung mga health card, malaking tipid kahit pa paano, diba? So, wait lang, titimbang lang ako. So, update sa weight ni Hugo. Wait lang. Wait na, baby. Nasa Hugo. 9.5. Okay. Inaasar ako ni Heinz. Si doktora kasi sabi niya sa akin, pumayat daw
asawa ko. Kasi last time nakita niya ako, syempre 2 weeks kakapangan ako pa lang manas-manas ako. Iba yung itsura ko. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko kay Heinz, napapayatan siya sa akin kasi nga nakita niya ako, tumaba, taba ko talaga ng kakapanak. Syempre kakapanak mo pa lang. Tapos yun yung sabi ni Heinz, tinext ko talaga si doktora na nasabihin na pumayat ka. Sabihin niya na pumayat ka kasi lalo na nag-workout siya. Sabi ko kay doktora, "Doc, ano, please make my wife feel good. Grabe. She's been working out really hard and she really believes that she lost weight. So please, let's support her so she'll be motivated." Sabi niya, sige po, wala maliit na bagay. Sige. Grabe. Tapos binaro ko agad yung message. So itong isa na to, tuwan-tuwa ngayon. Ko hindi ah. Very flattered. Maloka! Ayun, tsaka share ko pala. In fairness naman, kasi diba dati parang nag-hesitate ako kay Dr. Lopez kasi by 4 months parang gusto niya nang i-mix si Hugo para daw masanay. Pero syempre ngayon, na-realize ko na si Dr. Lopez, parang millennial pedia siya, tsaka nagtuturo siya sa mga future na pedia, parang ganun. Kasi may tawag siya dun eh. Tapos, tinanong ko siya, if ever doc na gusto ko na i-formula si Hugo by 1 year, pwede ko daw siya ipatry. Basta, bawa, April 14, 1 year si Hugo. After a week, pwede ko daw ipatry ng fresh milk, like mga cowhead, mga ganyan. Kasi, pero, depende pa rin yun sa bata. Or kasi, minsan daw, akala natin hindi hiyang or kung ano man. Minsan kasi sumasabay daw yung mga ipin. Kaya minsan yung pupo ng baby, parang basa, ganyan. Pero, kahit daw anong mura at anong mahal ng gatas mo depende kapag ayaw ng baby mo, depende pa rin sa lasa kaya mo. So, kumbaga, it's all about ano, trial and error. Trial and error. So, what the pedia is advising is dapat ano, buy muna in small amounts para at least hindi sayang ang pera. Yes, yun. Kaya, pero tama rin naman yung sabi dun sa kapitbahay namin kasi dalawa na yung anak niya. Mag-start daw sa pinakamurang gatas. Tsaka wala naman din daw yan sa mura or mahalaga. Gatas. Pare-pareho lang naman. Kato ng vitamins, sabi ko kasi tiki-tiki yung vitamins ni Hugo ngayon. So, pareho lang daw ng mga ano yan. Friend sticker? Kahit saan ka na. Wala naman nagbabantay din yun. Sabi to, depende rin naman yan sa pareho lang din naman yung mga Nutrilin, mga Konik-Anik. Ayun. Kaya, at least, diba, naliwanagan siya. Sige na nga. Okay, 1 pound. Excessive lang 1 pound. Kasi sa yung height niya pala, sa dapat yung weight niya, sa month niya is 8.3. Pero 9.3 siya. So, 9.3 minus 8.3 is 1. That's 1 pound. Oh, 1 pound. Okay, 1 pound ang excess niya. So, now, okay pa naman. Now, do you believe me? Churo na, kainis na. Simple mathematics. Wow, ha? Nagsalita. Simple arithmetic. Ayun. Pinipit pang 10, saan ang galing yung 10? Shh, quiet. Kahit sa mo tignan, anong calculator gamitin mo? Masin yung professional, walang 10 lalabas dyan. Sige na, ikaw nang magaling sa math. So, ayun. Tapos, update pa kay Hugo. Mga 5 to 6 years old pa daw to, parang magiging sobrang attached sa daddy niya na parang maglalaro-laro sila. Kasi ngayon, syempre attached pa siya sa akin kasi nga breastfeeding. So, ako lagi nakakasama, mga ganun-ganun. So, wala, nakatuwa lang si doktora kasi very, ano talaga siya. Hindi siya yung parang, ano yan? Yung mga dati na mga pamahiin or something na bawal ilabas, ganyan. Wala, siya tanga daw, kakapanganak pa nga lang daw niya. Siya siya, akyat siya, nag-work na siya agad. Oo. Hindi, masteral. Nag-masteral siya. Tapos at the same time, syempre nag-ano nga siya, pedya nga siya. Talagang drive, mag-isa, tapos akyat siya. Saan, di ba? Ganun na talaga ngayon, iba na. Hindi, the medical field or medical industry is evolving. Siyempre, technology and everything. So, kailangan updated. Baka yung pedya hindi nag-enroll sa mga updates. Puro one lang po na. Unlike si, ano, yan, si Dr. Lopez, hindi naman siya ganun katanda. Hindi rin siya super bata. Pero ina-adapt niya yung mga bago ngayon. Hindi siya yung parang kung ano lang natutunan niya before. Yun at yun lang. Sabi niya nga kayo na, kasabi namin, kasi doc, talagang gusto ko namin din. Kasi nga, very, ano nga siya, parang millennial pedya siya. Sabi niya, kasi ina-adapt ko rin siyempre yung mga bago. Hindi lang lagi puro luma. Tsaka siya talagang ang dami niyang pinag-aaralan, nagtuturo pa siya, ganyan. So, alam niyo, maganda rin talaga. Kaya sabi ko kay Heinz, kung talagang may pagkakataon dyan, babalik talaga kami sa kanya. Kasi ang dami namin pwede na napuntahan, di ba? Minsan, kailangan antibiotic agad. Eh, siya, chinek naman niya. Hindi naman daw kailangan. Parang ganun. So, yung mga nagsabi ng antibiotic,
antibiotic, parang kakagraduate pa lang. Oo, yung mga, oo, yun. Parang kakapasa pa lang ng board exam. Yung nakita namin last time, yun. Parang feeling ko kami yung unang pasyente. Kaloka. So, may trust issue talaga ako sa mga ganyan. Kaloka. Parang feeling ko kami yung unang pasyente niya. Tsaka si Dr. Reyes, syempre, ang nag-recommend dun kay Dr. Naano lang ako before kasi parang pinupush na. Sensitive ka pa kasi. Oo, baka sensitive lang ako before kasi parang sabi niya, in 4 months lang ni Hugo, parang imimix na ako. Sensitive ka. Kaya ganun hurt ka agad. Kasi so, tsaka ina-expect ko syempre na breastfeeding, something, di ba? Para advocate naman siya. Sinasuggest lang kasi. Na-hurt ka lang agad. Ako baka sensitive lang ako. May postpartum pa ako. Doon mali si doktora. Hinilitan ka niya ng ganito. Iba yung feelings mo. Iba yung pagka-approach lang siguro. Kaya parang, pero buti na lang. Parang si Debbie, whoa, wait a minute, yo. Excuse me. Parang ganun si Debbie. Parang ganun muna. Excuse me. Taking away my baby. Oh no, doc. You ain't giving me no crap, yo. Lobat na ako. Thank you, guys. Ganun siya. Excuse me, that face you make when your pediatrician tells you to go and have your baby formulated. Oh yes. Yung ingay natin. Yung anak natin. Alam mo kayo na ba na istorbo to sa pagtulog niya kasi kakapatulog niya. Bagus mong pagurin si Hugo ah. Hindi, kasi bukas magbabike ako para hindi gumagising agad. Grabe ko. Ay, magbabike na pala ako. Tsaka meron kaming bagong pupuntahan ni Heinz. Ano yun? Sa may sala? Vermosa. Basta later na lang kasi lobat na ako. Bye guys, pumaya na lang. Ayan, si Hugo. Hugo! So we're here at Festival Mall and it's family day again for us. Yep. So taking out my little family and we're gonna be unwinding, we're gonna have a good time. So yay! Enjoy! Bili mo na ako water. Dito kami ngayon sa Bonchon kasi si Mama inakam kami last time dahil kinikrave daw niya may nais na ako. Kinikrave daw niya yung Bonchon last time so kami na pa Bonchon ngayon. So ayan si Hugo, nasa high chair na. Hey Hugo! Hugo! Titingin daw ako ng... Ayun, gusto mo ganyan? Gusto ko yung parang ano lang, very parang pang-handy lang. Check tayo ng something. Nakakasya yung gamit ni Hugo. Hindi kasi ako pala bagpak eh. Check natin. Tingnan nyo guys. O, Jill, tingnan mo. Uy! Happy! Pero parang mas, ano, mas maganda. So, dala. Ito, ano? Gusto rin bumili ni Heinz ng backpack. Ay, akin yung ano na lang, black. Ito cute din sana kung wala akong anak. Bet ko to. Bookbook lang na lang. Huwag yan, Jen! Uy! Huwag ka lang. Ano? Papagawa ako ng classmate ko. Gusto daw niya yung medyo dark. Oo, parang ano lang, super common. Kesa itong gray, no? Yun na lang. Good ko nga testing ko. Oh, this is your anelo. Ay, mas na model ka ng anelo. Pwede, huwag mo dyan ilagay. Pwede talaga namin ito sa regular natin. Parang hindi ka makakain. Parang hindi ka makakain. Gulo. So, ayan, bibili daw si Heinz ng bag. Pati ako, bibili na rin ako para mabalitan na tong bag ko. Meron na siya sa aking Valentine's gift. Magsasardinas muna kami for ilang buwan. Kasi bumili kami dalawang bag. Toyo, oo. Toyo. Tsaka mag-cup noodles muna tayo pag sa merienda. Yung pininyahang toyo masarap. Pininyahan? Ay, wala na pininya. Mahal pa yung pininya. Mahal pa yun. Mahal pininya. Ito kami, gusto ko bilhin ni Heinz nito pero next time na kasi di pa naman mas wala naman ako makeup room. Ayan, tiyan tayo dito. Ang laki ng paper bag, kaloka. Hindi na siya kasya sa ano ko. Check tayo.
Ito yung mga brushes nila. Yan. Alin? Parang side table. Ah, okay. Mas mura yan? Yun, 5.5. Ito, 4.5. Ito pala yung mga price range nila. Nasa 150, tapos 200. So, ang ganda. Iniisip ko ito yung bibilin ko or... Check natin. Ito meron din silang pang yung angle brush ba tawag dyan. Tingin na. So, ayan, dito na kami ngayon sa Tobis, guys. Itingin ako ng sauna suit. Pero para baka malaki, hindi naman siguro, no? Medium size. Medium. Pero yun kasi kapag makawis ako. Oo, kasi pag small, super fit na siya, no? Ito rin yung ginagamit ko before bago ako manganak. Diba? Full suit na. Ayan siya. Ay, ano siya ate? I mean, yung zipper. Kasi ayoko nito yung ganyan eh. Zipper. Mas okay yung zipper kasi ito madaling masira. Dahil yan lagi kong tinatry. Binibili before. Oh, di zipper na to. Ayan. Sige. Okay, wait. Si Yuga tawan-tawa eh. Yuga! Hala? Maampari kayo. Whoop! 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 Oh! Whoop! 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 Jen! Napapagod na ako dun sa bata. Whoop! Give it to mommy! Give it to mommy! Whoop! So, bibila namin si Hugo ng damit. Pwede to. Ano pa ibang sizes nito ate? Asan yung ano nito? Ito na. Malaka lang. Ito, dalawa lang sila. Okay, wait lang. Habang, for Hugo. Oo, may nabili rin kami for Hugo. Hindi kami lang lagi bumibili. At least may something lang for him. Kasuotin niya yun kasi next month. Oo, next month, pagkikidzaan niya kami. Meron na siyang outfit kasi last time, parang mainitan siya kasi naka-long sleeve siya doon. Eh, alam niyo naman to, napaka mainitan. Kahit na malamig doon, parang hindi enough sa kanya. Kailangan talaga super lamig. Anyway, hanap naman kami ng pang sports. If ever na malaki sa kanya, baka ipa-alter na lang natin. Pag may nakita lang, pero pag wala, magpapagawa na lang talaga kami.